pong ating kakainin na The Power of Smoothie. Kombinasyon po ito sa pinya, carrots, at saka yung pong malunggay na bagong pitas. Ito po ang ating kombinasyon. Napakasarap. Ito po siya, mga kapatido, yung pong kanyang ingredients. Alam nyo po, kapag ka ito lamang ang ating pong magiging panukat ng ating katawan, lagi pong The Power of Smoothie, napakarami po itong sakit. Magaling po ito sa puso, magaling sa brain, magaling po ito sa yung hypertension, yung mga may mga maintenance na yan, mga may arthritis, may mga sakit sa kulon, at maging sa mga kabataan ay pwede po ito, ilalagay nyo po sa didi. Ayan, napakasarap. Atin na po itong ipanalangin at aking inumin. Marami pong salamat, Panginoon, sa blessings na ito na natural. Inyo po itong basbasa ng banal espiritu sa pangalan ng ayong Panginoon Jesus. Amen. Napakasarap atin po itong tikman, sapagkat napapansin nyo po, mga kapatid, yung pong kanyang bula, napakasarap. Ano po? Yan. Grabe, katatapos ko lang po mag-live, kaya talaga namang mga kapatid, ano po, na tayo ho ay talagang kwan. Yan, no? Yan. Grabe. Alam nyo, kapag ka ho ito ang ito lang po yung ating laging iinumin, pwede nyo po itong lagyan ng charcoal. Kapag ka ho kayo merong mga sakit sa puso, alam nyo, napakarami na pong testimony ito. Sa may mga sakit sa puso, may mga nagmi-maintenance ng lima pataas, ito po yung gawin ninyo, yung The Power of Smoothie. Kombinasyon lamang, halimbawa, kulang kayo sa budget, yung pinya, isasama nyo po yung mata, yung pinya na manibalang. Tapos yung pong carrots, yung piliin nyo po na carrots talaga, yung pong press. Tapos yung malunggay, hindi galing sa palengke, kailangan galing ho sa inyong tanim. Kung wala kayong tanim, maghanap-hanap kayo dyan sa inyong mga katabing bahay na mayroong malunggay, maghingi lamang kayo sa kanila at isasama nyo po ito. Ano po? Ito po ay detox po ito, pang buto, pang utak, at pang dugo po ito. At maging sa ating mga karamdaman sa puso, magaling po ito. Kaya nga po, mga kapatid, ating pong ugaliin ang lagi hong malusog. Oh, mahirap naman ho kapag ho marami tayong pera, tapos marami naman tayong maintenance. Ay palagay nyo ho, maganda kaya ho ang inyong kalusugan? Maganda kaya yung sit-up ng inyong pakikiramdam araw-araw? Mahirap naman ho na ang ating katawan araw-araw nagsasuffer tayo ng pangingirot. Ano po, yung ating mata, yung ating utak, mainitin tayo, yung ating puso'y laging nakirot. Anytime pwede ho kayong ma-stroke dyan. Anytime pwede ho kayong mawala ng buhay dyan. Kapag ka laging nakirot, tapos gamot ng gamot, ito na lang yung pong inyong igagamot. Ah, ito yung gamot na hindi lalala ang ating karamdaman. Pagagalingin po tayo, hindi lamang sa isang sakit, kundi napakaraming sakit ang matutulungan ng kombinasyon ng prutas at gulay. O kaya yung prutas versus sa prutas, napakarami po ito. At saka ito po talaga ang pagkain ng tao. Ito po talaga ang design ng Diyos sa ating katawan. Ayan siya, oh. Yan. Napapansin nyo, mga kapatid, yung malunggay na yan, galing yan sa amin dyan sa aming bakuran. Wala po galing yan sa kwan. Press po yan, kapatid. Ayan, oh. Kasama po yung ito pong laman yan. Yan. Dinamidamyan ko lang ng pinya sa kanong carrots. Kaya tinan nyo po, tama-tama yung kanyang tamis. Tamang-tama yung hindi mo maramdaman yung malunggay dito, kasi yung kombinasyon ng katas ng malunggay tsaka yung katas ng carrot tsaka yung katas ng pinya, panag yan ay naghalo-halo po yan, talaga namang grabe sa katawan ito. Ito po ay kuha na po ito.
Halos limang baso po ang equivalent po nito. Mm. Ito naman, sa akin naman tong asawa't anak, sila naman maibibindo po ito pag natapos po ito. Ayan. Siyempre, sasama natin ang ating asawa't anak. Hindi po pwede tayo lang nag-smoothie. Tayo malusog, ang ating asawa't anak hindi malusog. Kailangan malusog lahat. Yan. Mm-hmm. Yan. At saka mga minamahal na kapatid, alam niyo ba yung may mga bukol sa katawan? Uminom lamang kayo ng 2 dahon ng serpentina pagka natutulog kayo sa gabi. At tatanggalin niyo po yung mga pagkain may mga mantika talaga. Kaya kung minsan nagkakaroon po tayo ng damage o kaya ng bukol sa katawan, yan po ay mga sa susubang pagkakain natin ng mga pagkain may mantika. Imagine niyo, kakain kayo sa umaga, may mantika ang ulam. Ano po, tapos sa tanghali, may mantika na naman ang inyong ulam. Sa gabi, meron naman mantika yung ulam. O ngayon, saan mo palalabasin yun ang mga mantikang yan? Sa ihi, hindi po lalabas yan. Kakapit yan doon sa ating mga kulon at papasok sa ating mga maliit na cells, pupunta sa ating utak. Kaya ngayon, ang tao, napakarami. Kapag kababae ka, kuminsan, palakain ka ng mga masisibong pagkain. Kaya kuminsan ngayon ay tagtad ngayon ang ating bansa sa mga kababaihang, mga kananayan, mga bata pa sila. Ay talaga namang ang iba'y wala na pong didi. Ano po? Ang ibig ko pong sabihin, mga natanggalan na sa sakit na breast cancer. Ano po? Kaya kababa ho sila ang ating mga kabayan. Kaya nga po, ito ang cause ng ating pong laging paglilitor na isinasagawa. Hindi po ating pong laging sinasabi, hindi po tayo ay nananakit ng ating kapwang kababayan mga Pilipino at mga Pilipina. Kung hindi tayo po ay naglilitor lamang para kayo ay makatuklas pa at madagdagan, kung kayo naman ay merong kaalaman sa kalusugan, isinap, wala po tayong usapin na tayo ay magsasama ng loob, kundi tayo na naman ay nagpapabatid ng ating pong natutunan sa kalusugan, sa ating pong paglilityor, sa ating pong mga kababayan, at yan po ay ating pong naisishare sa inyo para na kayo ay madagdagan pa yung pong mga kaalaman nyo patungkol sa kalusugan. Kasi maraming mga tagapagturo sa kalusugan ng ating mga kababayan na talagang hindi po tinuturo. Kaya kung bakit yan ang cause ng maraming sakit ng breast cancer na yan, hindi sila gumagaling. Kasi yung pong ating mga tagapagturong kanila namang talagang doon sila natili sa ganyang turo, hindi naman ituro talaga yung kung anong dapat ang tatanggalin sa kanyang kinakain at sa kanyang iniinom. O, halimbawa na lang yung pong karni ng baboy kapag ka may sakit ka nga diabetes o kaya hypertension at breast cancer. Yung tatlo na lang yan. O kaya may maintenance na 5 pataas. Tingnan ninyo, yung pong ganyang sakit na aking binanggit, yung 4 na yan, yung breast cancer na yan, diabetes na yan, hypertension na yan, tsaka yung pong nagmi-maintenance ng gamot sa iba't ibang uring karamdaman, dapat po yan ay isasabihin ng mga tagapagturong sa kalusugan na dapat ay patatanggal yung mga pagkakain ng seafoods na yan, pagkakain ng alimango, ng alimasag na yan, yung pagkakain ng karne na yan, yung longganisa, tocino, adobo, calderita, pinirito na yan. Dapat ipatatanggal yung mga kilalang mga restaurant sa ating pong lungsod. Dapat ho'y bawal ho yan sa kanila. Sa katotohanan ha, yan po talaga ang katotohanan ng turo, mga kapatid. Kaya kung bakit hindi kayo gumagaling sa inyong karamdaman, at bagkus, lalo pa pong dumarami ang inyong mga maintenance, at bagkus kayo'y nagkakaroon ng matinding hagupit, pananakit, mahabang panahong suffering, at kinalaunay, namamatay kayo. Kasi bakit? Because lack of knowledge. Nasira daw ang bayan ng Diyos, ang sabi nga nun, because reject the knowledge. Nireject natin ang turo ng ating Panginoon. Ating itinakwil at hindi po natin itinuro. At kung itinuro man ito, kagaya po nito yan, ating pong itinuturo sa inyo yung bawal, hindi nyo man na sinunod, o di talagang kayo yung sasabihin ko sa inyo, mga kababayan, ito po yung ating parto ng ating liktor kahapon. Alam nyo, mga kababayan, kapag kaho kayo may mga breast cancer na stage 3, stage 4, o di kaya high blood, diabetes, ano po, at hindi ninyo binago yung inyong mga pagtitimpi na dapat ito'y mangyari sa inyo, na huwag nang kumain ng mga pagkain aking binanggit na nauna,
hindi po kayo gagaling. Hindi ko po kayo nahatulan, ha? Wala po tayong hatol dito. Doon tayo sa isipan lamang ng positibong kaparaanan. Hindi po kayo gagaling, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid. Kasi bakit? Kapag ka hindi pinatanggal sa inyo ng inyong mga kinukonsultahan manggagamot, talagang ho kayo ang pinakayugtong niyan ay mga matay kayo na nagsapiring kayo ng mahabang panahon. Ano po? At ang matindi po dyan ay kawawa naman ang ating asawa at ang ating anak. O di kayo, ating magulang na nag-aalaga sa atin, hindi rin pala tayo mabubuhay. Kasi bakit? Lack of knowledge. Na dapat kapag kaho ang inyong mga karamdaman na isubok na niyo sa inyong mga mahabang panahong doon kayo na natili sa inyong mga gamot na hindi naman nagkaroon ng resulta dahil sa napakaraming gamot ang ibinigay sa inyo. Naturukan pa kayo, ano po, sa katunayan, hindi na ituro sa inyo ang mga pagkain na dapat hindi dapat kainin. At hindi rin na ituro sa inyo yung mga inuming hindi dapat na inumin. Na dapat ang inyong inumin ay mga maligamgam na tubig. O di kayo mga tubig na mayroong babad ng limon. O di kayo tubig na mayroong babad ng kalamansi. Kapag kaho ganun ang inyong kalagayan sa ating pong napakinggan sa unak po natin sinabi. O kaya ito, yan, mayroon hong katiyakan. Nasubukan po na. Nasubukan na po natin ito sa ating pong mga lektura na napakarami na ho. Yung mga sakit sa puso, yung mga inayawan na po sa mga iba't ibang uring mga manggagamot sa ating pong dito sa Luzon, ay ating pong naisubok sa kanila ang The Power of Smoothie. Isang linggo lamang, sila po ay nakatayo. Mga malalang karamdaman yon. Ano pong ibig pong nating sabihin na ipaparating sa inyo? Mga minamahal na mga kababayan ko, bumalik kayo sa natural na mga kaparaanan na siya rin namang itinuturo sa atin ng Diyos, na siya rin namang itinuturo sa atin ng Biblia. Kapag kaho tayo, ay kaya nga ho tayo na nagkaroon ng matinding sugat sa ating katawan. Lumala yung ating karamdaman sani ng mga iba't ibang uring mga nirerisita sa atin ng mga manggagamot na ating pinagkakatiwalaan ng ating kalusugan o di kaya ng ating buhay. Napahamak tayo. Kaya kasi sabi ng Biblia, mismo yung Diyos ang nagsabi, nasira ang bayan ng Diyos dahil sa kakulangan ng kaalaman. Na dapat kapag kaho tayo may mga karamdaman, ano po, alam nyo ba kapag kaho kayo may mga trangkaso, may mga ubot, mga sipon, buko lang palang katapat, kasama yung sabaw noon. Tinan nyo? Tinan nyo po ah. Ito yung aking, kainang umaga, yung aking kalmusal ay vegetarian na kopi ah. Vegetarian kopi ang aking inalmusal. With kasamang 5 pirasong saging na sabang nilaga. Tapos itong yun ang aking namang tatanggalian. Palagay po ninyo, kapag ka ito ang laman ng ating tiyan, palagay ninyo, magkakaroon ba tayo ng hypertension? Magkakaroon po tayo ng diabetes? Hindi. Kasi bakit? All natural po ito. Ah? Walang overdose. Walang side effect. At walang dangerous po ito. Ano po? Dadaloy ang ating blood circulation ito. Pang blood circulation ito. From head to foot. Sa loob ng 3 minuto lamang, ang ating dugo ay gaganda yung daloy ng ating dugo. Lilinisin ng ating pulon. Pang puso. Ano po? Pang utak. Ano po? Pang memory. Ano po? Manapakarami siyang dalang ano po mga kapatid. So mga kapatid, ang lahat na akong itinuturo narito sa book na ito. Kaya kung kayo ay wala pa po mga book na patungkol sa kalusugan na talaga namang ito'y inuturan na mga dalubhasang mga manggagamot, talagang naisubok sa napakaraming mga pasyente, ay mag-message na po kayo sa akin. At ito ay ating ipapadadala sa inyo. Mamili po kayo. Kung gusto nyo po, baya Lalamove, o di kaya bayang Mr. Speedy, o di kaya gusto nyo po, ako mismo ang magdadala sa tahanan ninyo at lilikuran ko na po kayo ng healthy lifestyle kasama po yung inyong pamilya. At aking muli kayong inaanyahan mga kapatid na kung kayo ay meron hong mga kabilang sa inyong mga mali sa buhay, na meron hong mga karamdamang, lalo na po sa mga malalang karamdaman, ay pwede nyo po akong tawagan. Ako ay handang-handang magserbisyo sa inyo. At aking pong tinitiyak sa inyo, tinitiyak ko po sa inyo mga minamahal na mga kababayan, by the grace of God,
Sa pangalan po ng ating Panginoon, ay ituturo po natin sa inyo ang karampatang turong walang pagpapaimbabaw. Talaga namang hango sa Biblia, mga kapatid. Meron hong katiyakan na kayo ay gagaling. Ano po? Gagaling sa kalooban ng ating Diyos Ama na nasa mga langit. Nawa, sa umagang ito, mga kababayan at mga minamahal na mga kaibigan, damahin po ninyo ang biyaya ng ating Panginoon, sapagkat ang mga katuruan ito ay nag-aabot sa atin na tayo ay magiging healthy ang ating kalusugan at ang ating kaisipan at simpi yung ating puso. Kailangan maganda yung lagabog ng ating puso. Ano po? Yung takbo ng ating dugo. Kapag kahoy nangyari sa atin yan, talaga namang ay napakabuti ng ating, ako'y busog na, kaya ako'y panay tigab ako. Ano po? 5 baso ang equivalent dito. So mga kapatid, marami pong salamat. Nawa ay handa na po akong kayo'y aking paglilingkuran. Masking anong uring sakit, ano po, handa ko po kayong paglilingkuran sa anumang paraan. Basta ito'y paglilingkod na sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo na siya po nating tagapagligtas. Magandang umaga po. Muli, may God bless us all.